Mayroong kwento sa amin ng teacher namin tungkol sa aswang. Nakakapanghilabot yung kwento niyang yun sa klase namin, kaya hindi ko na talaga yun nakalimutan. Dati daw, nung nakatara pa sila sa probinsya nila sa Sikihor, kasama ng pamilya niya, nabuntis daw noon yung kapatid niya. Nagpakasal yung kapatid niya at yung lalaki, at noon ay nakatira sila pareho kasama ng teacher ko at ng pamilya nila. Nung mga panahon na yun, nabuntis ang kapatid niya, halos gabi-gabi daw ay may malaking asong itim na laging pumupunta at tumatambay talaga sa tapat ng bahay nila. Nung una, hinahayaan lang nila yun. Pero nung napansin nila na halos gabi-gabi na lang ay pumupunta doon, ay nagtaka na sila. Pinipilit nila itong itaboy, pero hindi nagpapatinag ang asong ito. Kahit daw yung tipong babatuhin mo ng tsinelas, gagalaw lang daw ito ng konti at pagkatapos babalik din agad sa dating pwesto nito sa tapat ng bahay nila. Nakakapagtaka daw yung asong yun. Kasi diba kapag ordinaryong aso lang yun, kapag kukuha ka pa lang ng pambato, ay tumatakbo na sila kaagad palayo. Pero iba daw yung asong yun. Isang araw, dumalaw daw nun yung lola ng teacher ko. May pagka-psychic daw yung lola niya na yun at maraming alam sa mga aswang, sa mga engkanto at sa mga bagay na kakaiba. Nung magagabi na, napansin ng lola ng teacher ko ang aso na nandun na naman sa labas ng bahay nila. Sinabi nila sa lola nila na laging nandun ang asong yun. Naging seryoso ang mukha ng lola nila nun at ang sabi sa kanila, aswang daw yung itim na asong yun. Dahil sa maalam nga ang lola nila sa mga kakaibang nilalang na ito, nangalap ito ng mga bagay na pangontra sa mga aswang. Una, kumuha siya ng walis tingting at inilagay ito sa gilid ng pintuan ng nakabaliktad. Oo, yung hawakan na bahagi ang nasa lupa. Hindi ko alam paano naging pangontra yon, pero ang sabi ng lola ng teacher ko, hindi daw makakapasok ang aswang kapag may walis tingting na nakabaliktad sa pintuan. Pagkatapos, naglagay pa siya ng bawang sa mga sulok ng bahay, pati na rin sa mga bintana. Kumuha din siya ng lipstick at naglagay ng krus sa noo ng kapatid na buntis ni teacher. Dapat daw pula talaga, kasi pwede din daw na magsama ng engkantong aswang para makuha ang bata na nasa tiyan pa. Nakakatakot naman yung ganun. Ngayon ko lang narinig yung pwedeng magsanipwersa pa ang engkanto at aswang. Nung araw na yun, doon na natulog ang lola ng teacher ko. Nang sumunod na gabi, inabangan nilang malaking aso. At kagaya nga ng dati, pagkagat ng dilim, dumating ito at umupo sa tapat ng bahay nila. Pinagmasdan nila ito at inaabangan kung ano ang gagawin. Maya-maya pa, tumayo ito at naglakad papunta sa pintuan ng bahay. Doon, nagsimula itong amoy-amoyin ng pintuan. Sa loob naman ng bahay nila, nakita nila ang lola nila na parabang may ibinubulong sa buntot pagi na hawak-hawak niya. Sa bintana naman, nasilip ni na teacher na parang natatakot yung aso kasi napaatras ito bigla. Biglang hinampas ni Lola ang sahig ng sala at nagulat sila nang makita nila mula sa bintana na biglang napatalo ng aso at parang umiiyak pa ito. Yung itsura ay parang yung aso ang napalo. Sumisigaw-sigaw na nun yung lola nila habang hinahampas-hampas yung buntot pagi sa sahig. Hinahamon pa nito ang aso kung hindi ba talaga ito aalis. Kada hampas ng lola nila sa sahig, napapaiyak na naman yung aso na parabang nasasaktan ito.
At sa wakas, tumakbo na palayo yung aso. Kinabahan daw talaga sila noon at buti na lang nandun naman yung lola nila. Kung hindi, hindi nila alam ang gagawin nila. Akala nila noon tapos na, pero ang sabi ng lola nila, babalik daw yun. At makalipas nga ng mga 30 minuto lang, bumalik ulit yung aswang. Pero sa pagkakataong ito, hindi na aso, kundi anyong ibo naman. May naririnig na sila noon na huni ng ibo na mahina. Naririnig pa daw nila na may maingay doon sa puno na nasa bakuran nila. Nung oras na yun, nag-orasyon daw ulit yung lola nila at pagkatapos ay kumuha ng kutsilyo. Maya-maya pa, tinaga ng lola nila ang kutsilyo sa dingding nila. Nagulat daw sila noon at natakot na din kasi parang medyo violente na tingnan. Pero nagtiwala na lang sila sa lola nila. Pagkatapos maitusok ng lola nila ang kutsilyo sa pader, ay pinaghahampas niya ng buntot pagi yung hawakan na bahagi ng kutsilyo na nakausli. Biglang lumakas daw ang mga tunog na nanggagaling sa puno nila. Alam niyo yung tunog na kapag nag-aaway ang mga pusa, parang ganun daw. Sumisigaw-sigaw na daw noon ang lola nila na parang nagwawala na. Hinahampas-hampas ng buntot pagi ang kutsilyong nakatusok sa pader at pati na rin ang pader at sahig. Pagkatapos nito, may narinig sila na kalabog sa labas ng bahay nila. Yung tunog ay parang may nahulog galing sa bubong ng bahay. Sinilip nila ito sa bintana, pero wala silang nakita. Wala na daw yung aswang, sabi ng lola nila. Dahil sa nangyari, doon na muna natulog ang lola nila ng mga 2 linggo. Nagulat sila kasi nung mga panahon na yun, wala na daw na nagpaparamdam sa kanila. Ni anino daw nung aso na dati ay araw-araw na nandun sa kanila ay hindi na nagpakita pa. Magandang gabi sa inyo. Gusto ko lang i-share ang kwento ng tatay ko nung nabubuhay pa siya. Sa probinsya pinanganak at lumaki ang tatay ko. 8 silang magkakapatid. Ang bahay nila ay may kalayuan sa kalsada. Nasa gubat na at iilang bahay lang din ang nakatirik doon. Ang lolo ko naman ay isang gerilya nung unang panahon. Matapang na lalaki at hindi talaga mapaniwala sa mga aswang-aswang. Kahit na laganap ang mga kwento-kwento tungkol sa mga aswang sa kanilang probinsya noon. Isang gabi, nasa mesa daw noon sina lolo, si tatay at mga kapatid nito at kumakain. Wala daw noon si lola. Nang biglang may marinig silang parang nahulog sa terasa ng bahay nila. Nasa 2 palapag yun. Halos mapatalon pa nga daw si tatay nung narinig nila yung tunog. Napatigil sila noon sa pagkain at nagtinginan. Ang lakas kasi talaga ng tunog na parang ang taas-taas ng binagsakan. Tumayo daw noon ang lolo ko at pupuntahan na sana yung terasa nang makarinig ulit sila ng kakaibang tunog. Para daw itong humihinga ng malakas. Natakot daw sina tatay noon kasi yung tunog niya hindi talaga siya normal. Parang galit na aso daw. Pero may sa tao pa rin yung tunog kaya hindi mo talaga maintindihan. Sumigaw noon ang lolo ko at tinatanong kung sino ang nasa terasa nila. Pero walang sumasagot. Ang naririnig lang talaga nila ay yung tunog ng paghinga ng malakas. Dahil sa kakaibang tunog na yun,
Pinapasok ni Lolo ang tatay ko at ang mga kapatid nito sa kwarto. At pagkatapos, kinuha ng Lolo ang buntot pagi. Kahit kasi hindi siya naniniwala, meron pa rin si Lola na tinatago ng mga pangontra at panlaban. Nagpasiguro na lang daw nun si Lolo. Dala-dala ang buntot pagi ni Lola. Pumunta siya mag-isa sa terasa. Yung tatay ko naman, sadyang hindi talaga mapagsabihan. Dahil sa kuryosidad, lumabas siya ng kwarto at umakyat sa hagdan para tingnan kung anong ginagawa ng tatay niya sa terasa. Nasa kalagitnaan pa lang daw siya noon ng hagdan nang makarinig siya ng kakaibang pag-iyak at pagsigaw sa terasa. Nakakapanghilabot daw yung mga tunog na talagang maiisip mo na hindi yun sigaw ng normal na tao. Natakot daw si tatay noon kaya hindi na siya nakahakbang pa. Pagtingin niya sa itaas, nakita niya na lang ang anino ng lolo ko na may hinahataw ng buntot pagi. Nakabukas kasi noon ang pintuan ng terasa nila. Dahil sa takot sa nila lang na yun at dahil din sa takot sa lolo ko, agad na tumakbo pabalik ng kwarto ang tatay ko. Maya-maya pa, nawala na ang ingay sa labas. Binuksan daw ni tatay ang pintuan ng kwarto para tingnan kung ayos lang ba si Lolo. Pagbukas ng pintuan, tumambad sa kanila si Lolo na medyo hinihingal pa. Pinagalitan niya si tatay kasi bakit daw siya lalabas ng kwarto eh hindi pa siya sinasabihan na lumabas. Matapos sermonan, sinabihan niya si tatay at ang mga kapatid nito na matulog na ng maaga at huwag nang lalabas ng kwarto. Hindi na sila nagtangkapang tanungin si Lolo kung anong nangyari kasi baka daw paggalitan lang sila. Kaya tumugon na lang sila sa utos ng tatay nila at natulog na. Kinabukasan, may dumating daw na bisita ang lolo ko. Si tatay naman, hindi na naman mapigilan na makiusyoso. Lumapit siya ng kaunti at nakinig sa usapan ng matatanda. Yung bisita pala ng lolo ko ay isang manggagamot. Sabi nung manggagamot, may isang tao daw na nagrereklamo sa kanya na sinaktan daw siya ng lolo ko kagabi. Ang sabi naman ng lolo ko, wala siyang sinasaktan na tao. Kung sino man ang nagreklamo sa kanya, papuntahin niya daw sa bahay ni Lolo at nang magkaalaman na. Iharap niya daw ang mukha sa kanila para makita kung siya nga yun, yung halimaw na gustong pumasok sa bahay ni Lolo kagabi. Mahaba pa ang kanilang usapan noon at hindi na daw narinig pa ni tatay ang ilan sa pag-uusap ng mga ito. Kasi nakita siya ni Lolo na sumisilip sa gilid. Kaya ayun, pinagalitan na naman siya at pinalayo sa sala. Nakita na lang daw ni tatay na tumayo na ang manggagamot at paalis na sa bahay nila. Nakita ni tatay na napairap talaga ang manggagamot sa tatay niya pero hindi na ito nagsalita pa at tuloy na ngang umalis sa bahay nila. Nakita na may galit sa mga mata nito. Maraming salamat sa pakikinig. Please like and subscribe para updated ka sa mga bagong videos. Pwede kayong mag-send ng inyong kwento sa philippinetales@gmail.com o kaya naman sa Facebook page natin. Yung mga links nasa description box. Para sa mga shoutouts, comment lang kayo sa baba. Maraming salamat ulit.